Revolutionary government o GREVCO posibleng gamiting daan sa pagdedeklara ng martial law para manatili sa pwesto si Pangulong Duterte ayon sa Makabayan Black sa Kamara. Isa sa mga abogado na sumuporta noon sa GREVCO, sinopla ang mga kritiko ng Pangulo. Si Eden Santos sa detalye. Hindi interesado si Pangulong Rodrigo Duterte sa binubuhay ng ilang grupo na Revolutionary Government o RevGov. Ayon kay Atty. Larry Gadon, isa sa mga sumuporta at nagsulong noon ng RevGov, dapat sana ay ginawa na ito ng Pangulo sa pag-upo pa lang niya sa pwesto. Kung talagang idideklara yung Revolutionary Government, dapat ay nung 3 years ago pa, noong pag-upo mismo ni Presidente Duterte, dapat doon ginawa yung revolutionary government dahil na masasabi natin na suportado siya ng mga tao sapagkat he was elected by more than 18 million Filipinos. And kung noon ginawa yan, nagkaroon pa sana ng tamang transition, ng tamang panahon ng transition for a new system of government. Pero kung sa ngayon, eh, para sa akin, huli na eh. Dahil na para gawin mo yan, kailangan mo palitan din yung konstitusyon. Una rito, binatikos ng Makabayan Block sa Kamara si Pangulong Duterte sa muling pagbuhay ng mga taga-suporta nito sa RevGov. Sinabi ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Zarate na isa na naman itong ploy para magdeklara ng martial law, isulong ang charter change at term extension ng Duterte administration. Git naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na ang pagsusulong ng RevGov sa gitna ng COVID-19 pandemic ay hindi solusyon sa mataas na unemployment rate sa bansa, pagbagsak ng health system at iba pa, kundi magdudulot lang ng sapuna sa mamamayan. Buwelta naman ni Gadon, haka-haka at panakot lang ng mga kritiko ng Pangulo ang martial law. Sa tingin ko hindi, dahil wala namang dahilan para mag-declare ng martial law. Yung issue na yan na baka daw ito'y gawing paraan para mag-martial law. Yan ay haka-haka lamang yan ng mga kalaban sa politika sapagkat wala na lang silang masabi against President Duterte. Lahat na ng klase ng paninira ginawa na nila. Kaya ito naman, dito nila tinatakot ang mga tao. Kung tutuusin, kung sa pag-declare ng martial law, ako naniniwala ako na mas open ang mga tao dyan eh. Mas gusto ng mga tao yan. Dahil wala namang masama sa martial law eh, kung talagang disiplina ang gagawin eh. Noong panahon ni Presidente Duterte, wala rin masama sa martial law noon. Pinasama lang ni Joma at Ninoy. Sila ang gumawa ng mga kaguluhan noon. Pero kung tutusin mo, sa ngayon, sa mga tao na kausap ko, gusto nila yung martial law eh. Kaya yung pananakot ng mga dilawan at ng mga itong mga kalaban sa politika na baka daw i-declare ng martial law, eh so what? Oh, mas gusto namin yan kung talagang tutuusin. Kasi kung mag-martial law, mas mabilis. Mas mabilis mo mapapalitan ng konstitusyon, mas mabilis mo mai-referendo. Martial law eh. Oh, mas gusto ng mga tao yan. Naniniwala ako dahil sa popularity ni Presidente Duterte, malakas ang kanyang, malaki ang tiwala ng mga tao sa kanya. Kung mag-declare ng martial law, i-welcome yan. Pero I'm sure, hindi yan iniisip ni Presidente Duterte. Nakakatiyak ako na wala yan sa vocabulary niya at wala yan sa plano niya mag-declare ng martial law. Kasi walang dahilan eh. Hati naman ang pananaw ng ilang nakausap ng Net25 News sa issue ng RevGov at martial law. Malinaw na kulang pa rin ang kaalaman ng publiko sa revolutionary government. Sa palagay ko siguro okay lang din naman yan kasi bago naman nila isulong yan, pinag-aralan din naman ng gobyerno yan. Kung may kakabuti sa atin, wala. Sa akin po, kung ano po yung kaka-unlad ng bayan, dapat supportahan po natin. Kasi pag natuloy yun, kumbaga, hawak na tayo ng gobyerno talaga eh. Diba? Parang wala nang kalayaan. Diba? Kumbaga, gusto nilang kontrolin yung tao dun sa gusto nilang gawin. Yun yung nakikita ko dun. I have no idea. Di ko pa na maano kasi hindi ko pa naintindihan yung ano eh. Para sa Eagle News.
Eden Santos, we live in interesting times.